Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag, o video. Na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Kung ikaw ay nasistress na, huwag itong ibaling sa kanila. Tandaan, anuman ang iyong reaksyon ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Basta siguruhing protektado ka laban sa COVID-19. Magdala ng good vibes sa bahay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mga kabida, hindi pa rin nawawala ang banta ng COVID-19. Upang masiguro ang kaligtasan ninyo at ng inyong pamilya, hanapin ang safety seal sticker sa inyong pupuntahan. Mapamall man ito, kainan, pasyalan, o kahit anong business establishment. Ang safety seal ay tanda ng isang establishmento ay sumusunod sa minimum public health standards ng gobyerno para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ating tandaan, bida ang may disiplina. Hashtag Safety Seal para sa ligtas na pamilya, ligtas na bayan. Okay.
Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ganyan din po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito po ay araw ng Miyerkules. At tama ba? Yeah, it's Wednesday. We've got already lost track of time. Matagal-tagal po tayo hindi nakita-kita. Madami masyadong inasikaso. I miss you. I miss everyone. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Free from COVID, of course, at napakalusog. Ngayon po, second to the last day, or third to the last day ng dinagdaluhang International Labor Conference. Yan po sa Geneva, ng ating pong mahal na kalihim, Secretary Bebet Bello, kasama po ang ito pa mga opisyal ng ating Department of Labor and Employment. At may babahagi po natin, hopefully may bahagi natin ang ilang highlights no ng ILC, ng conference na yan ngayon sa Geneva. Meron pong isang napakahalagang pangyayari, I understand, but we still have to validate this kasi napadala na po yung ratification document ng Pilipinas diyan sa Geneva para po sa para sa amendment ng charter ng International Labor Organization. So true to our promise, true to the promise of the Philippine government, dahil po ang ating pong bansa, ang si Secretary Bebot po ang siyang chairman ng government group diyan po sa ILO, kaya pinangako po natin isa sa mga pangunahin niya na itutulak bilang chairman ng government group diyan sa ILO ay ang ratification ng amendment sa charter po ng ILO upang ma-democratize or matigyan ng tamang representasyon ang mga bansang mahihina o maliliit diyan po sa governing body ng ILO. Kaya we still have to validate po, nakaabot na po. Nakaabot na dyan sa Geneva ang ratification instruments na ipinadala po ng ating pamahalaan. Nahuli po yan, naunang umalis sa Secretary Bello kaya hindi po siya nakapagdala. Yan po ay pinadala via diplomatic pouch. Kaya. Pero siya po ang magde-deposit niyan sa ILO. Okay. Ite-turnover po yan sa Secretary General ng ILO. At i-deposit po yan with ILO. Okay. Konting update lang po muna bago tayo magpatuloy. Uy, magandang hapon din po sa ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment na nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasi abalang-abala ang ating mga regional offices sa paghahanda para sa darating na linggo. Ito po ay dahil meron po tayong nationwide job fair muli. No? Kaya kumusta ang ating paghahanda? Konting update po muna, yung po nga pinakahuling bilang na napauwi natin mga kababayan, OFW, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, umabot na po ng 1,029,638 na po ang ating mga kababayan, OFWs, na napauwi. Napauwi na dito sa ating bayan simula ng onset ng pandemic at natulungan ng ating pamahalaan. Although sa pag-uumpisa po ng Hunyo ay hindi na po automatic yung paghahatid no sa mga lalawigan, pero nananatili pong handa ang nakaantabay ang ating Overseas Workers Welfare Administration upang tumulong lalo na doon sa mga distressed OFWs na umuwi dito sa ating bayan. At tulad po na nabagyo ito, maagang umalis si Secretary Bello patungo po dyan sa London. Nauna po siyang tumungo sa London at nagtuloy po siya sa Berlin. Sa London po ay pumirma si Secretary Bello ng isang kasunduan with the Seafarers Rights International. Para po ito ay patibayin ang ugnayan ng ating bayan, ng ating bansa, with a global organization based in London upang i-garantiya ang karapatan ng ating mga seafarers. Kasi po, ang ating po mga seafarers is isa sa mga well sought after. Ika nga,
ng mga manggagawa globally, no? Kaya upang mas tiyakin pa ang kanilang kapakanan at kanilang karapatan while on board sailing vessels globally, ay nakapag-pirma po siya ng kasunduan dyan sa SRI, Seafarers Rights International. Samantalang sa Berlin naman po, dalawang kasunduan ang pinirmahan po ng ating bansa dyan po sa Berlin. Ang una po dyan, isang isang undertaking para po para sa pagpasok o pagpapadala, no? Pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino aside from healthcare workers. Ang mga bagong manggagawa na pwede nang makabiyahe diyan sa Berlin, diyan po sa Germany, kabilang po ay ang, let me check. Mga technicians po, mga highly skilled, ang ating mga kababayan na pwede na pong makapunta, makarating diyan sa Berlin. We will provide you with the list and noon pong mga skills, mga manggagawa natin na pwede na makapunta diyan. Bukod po diyan, meron ding isang agreement na pinirmahan sa Secretary Bellio with the Health Minister of Berlin para naman po sa iba yung pang mas palaguin o pasiglahin pa ang pagpapadala ng ating mga manggagawa, mga health workers. Bukod po, kung maalala nyo, meron na tayong Triple Win Project. Ito po yung government-to-government agreement sa pagitan ng Germany at ng Pilipinas na kung saan higit na 4,000 na ang nakakapunta simula nang ito yung umpisahan. Ngayon po, pinalawak pa yan upang mas mapadami pa ang mga healthcare workers na pwedeng makapunta, makapagtrabaho dyan po sa bansang Germany sa pamamagitan naman ng private sector or private track. Ibig po sabihin, yung mga private recruitment agencies po pwede lang mas marami pa mapadala dyan po sa Germany sa pamamagitan po ng bagong agreement na to. Okay. At hinihintay lamang natin, meron pong update hinggil sa ating job fair. Ang job fair po, tulad na nabanggit ko kanina, no? Nationwide po to, simultaneous job fair on Sunday bilang bahagi po ng bilang kontribusyon o bahagi ng pagdiriwang ng ating 124th na araw ng kalayaan. Meron pong 25 na job fair sites across the country at meron na po tayong 104,000 available jobs across the country at inaasahan po natin na dadami pa yan at pwede pang mahigitan yung sinasabi po natin na yung dati, noong May 1 na 153,000 po. So nakaka 104,000 na po ang available jobs. At inopen na din po, bukod po sa private companies, meron din po available jobs. I-open yan po para sa mga posisyon sa pamahalaan. We will provide you with the list of available jobs sa private sector at kahit po sa gobyerno. Tapos lahat po ng job sites ay mag-open din po ang libreng pagbabakuna para po doon sa booster shots at para sa mga walang bakuna. So ulitin ko po, meron po pagkakataon po to ng mga kababayan nating naghahanap ng trabaho kahit kung hindi naghahanap ng trabaho. Doon po sa mga job fair sites ay pwede po kayong pumunta upang magpabakuna, either primary dose or booster shots. Okay? So hinihintay lang natin yung detalye ng bibigay ng ating mga kaibigan mula sa BLD para diyan po sa job fair. Okay.
Hindi pa ito yung update. Ah. Pero habang hinihintay po natin, ano ba ang update natin? Ano pa ba ang pwede natin pag-usapan? Uy, makalimutan ko. Masyado ako excited. Hindi ko na nabati yung mga kaibigan natin na nasa media. Andiyan sila Donna, ano? Sila Gerard. Sino pa ba ang kasama natin mga kaibigan sa media? Si John Ordonez ng Business World. Si Faith Del Bundo. Hi, Faith. May atraso yata ako sa iyo, Faith. Si Salima Refran. Yeah. Alright. Pwede po ano, kung hindi may padalaga, ibabahagi na lang po natin yung update ng plan ng Si Sam pala nandiyan. Si Sam. Hi, Sam. I think Sam was asking few questions yesterday or the other day. Sam, pwede mo bang ibahagyan? Baka pwede natin masagot. Hey, sir. Wala. Yung lang po mga about sa job fair lang po, kung sakali. Tapos, sir, may confirmation po ba kung meron po bang parang major job fair na i-conduct dito sa Manila? Tsaka kung may attend po ba doon si President kung sakali? Ah, okay. So June 12, there will be flag raising or replaying flag raising dyan sa Luneta. And the President already sent word na hindi siya makakapunta. So, but the Secretary will be there at the job fair. Ang main event po ng job fair ay sa provincial gymnasium dyan po sa Malolos, Bulacan. Provincial gymnasium po ng Malolos, Bulacan. Iba't iba po ang ilang libong beneficiaries po bibigyan ng bisikleta, ganyan din po. Mga bibigyan din po ng livelihood packages at iba't iba pa bukod po sa job fair. So, yeah, we just got word from Geneva. Saglit lang po ha. Tapos, inanyayahan din po dyan sa job fair na yan ang ating po president-elect, si President Bongbong, President-elect Bongbong Marcos. And we have yet to receive a confirmation ng kanyang attendance. Okay. Hinihintay, hindi pa dumarating from Geneva, hindi pa dumarating ang original ratification instrument. They are still waiting for it. Sabi ko nga po kasi kanina, diplomatic pouch po yan. So, the secretary is awaiting the arrival of the diplomatic pouch for delivery, for the deposit of the ratification instrument yan po sa ILO. Okay. Yes, sir. Pwede pong ano, another matter. Yes. Sana kami, sir, regarding po dun sa parang transition para sa next administration. May coordination na po kaya si Secretary Laguesma sa DOLE para po sa possible na transition ng ano. Tsaka may nasubmit na po ba yung current administration ng DOLE dun kay Sir Laguesma for the transition process? Dun sa document, sa report, yes, the report, natapos na yung report even prior to the departure of the Secretary for Geneva, that was last week. And siguro naman, alam ng ating mga kabayan, at alam niyo naman na Secretary Benny Laguesma is not new dito po sa department. He was a former Secretary of the Department, kaya karamihan ng mga official po sa kagawaran ay mga kilala na niya at kilala siya. At kung nakapag-usap na, yes, meron pong meeting prior to the departure of the Secretary. Secretary Bebot met with Secretary Laguesma prior to
to his departure last week. At hindi lamang po tayo privy sa detalye ng pinag-usapan, but I'm sure this pertains to the turnover which will happen on July 1. At the same time, Secretary Bebot also met with the incoming Secretary of the Department of Migrant Workers, si Madam Secretary Susan Ople. And I'm sure napag-usapan din po nila ang bagay na may kaugnayan sa transition naman po ng ibang mga opisina under the Department of Labor at papunta naman sa Department of Migrant Workers. So, yan po yun. At kung naisumiti na kay Secretary Betty Laguerbaan na personal privy to that submission, but I'm sure Secretary Laguerbaan is very much abreast with the developments of the Department of Labor at hindi po siya mangangapa dahil nandiyan naman po siya kasi sa paligid all throughout the term of Secretary Bebot Belen. Sir, as lang po na i-verify ko, i-clarify ko lang, July 1 po yung transition, yung turnover ceremony po para dun sa next na ano. Tapos saan po siya gaganapin kung sakali? Sa opisina ng ano ng Dole. Ganun din po yung kay ma'am dun sa ano sa DMW. Sa DMW, ewan ko kung magkakaroon ng transition. I mean, siguro dahil meron ng nag-occupy yung DMW secretary position, hindi ko lang sure kung i-transfer niya kay Tuts Ople yung item dahil. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you, Sam. We have also with us si Zen Hernandez. How are you, Zen? Kamusta? Long time no see. Hi, sir. Okay naman. Okay naman. Yung sa POEA, pwede ka bang tanungin? tungkol sa... Huwag naman yung awa. Hindi naman. If Dole has been receiving complaints also doon sa mga processing, like OEC, parating ba? Oh. Yes, we are being swamped with complaints dahil nga nagkaroon talaga ng napakalaking problema diyan dahil nga nung tinanggal o disable yung ano no yung website ng POA na masyado kami nalungkot dito no Zen, dahil madaming naapektuhan na mga kababayan nating OFWs lalo na yung mga nagpaparenew kailangan ng OEC. Kung maalala niyo yan yung ating platform eh para mabilis na ipoproseso yung mga dokumento ng ating mga OFWs. Subalit, dahil sa nangyari niyan, by orders of the DMW Secretary, ay tila baga di-disable talaga yung POA website, kaya wala nang magamit. At it will really take time before our mga kababayan natin ay mag-migrate doon sa bagong system na ini-introduce. But mind you, the secretary is insistent na hindi to dapat ginagawa dahil as we speak, at katulad din ng lagi sinasabi ni secretary before, hindi pa fully constituted ang DMW, so wala ang karapatan, hindi in order ang mga bagay na ginagawa ngayon ng department, the so-called Department of Migrant Workers dyan po sa POEA. Hindi pa po considered dissolved ang POEA dahil nananatili siya by virtue of the provisions of the Republic Act that created the DMW and by virtue of the opinion issued by the office of the secretary by the office of the president through the executive secretary and by the legal opinion of the Department of Justice. So sana naman lang nakapaghintay muna para smoothly magkaroon ng transition mula sa Department of Labor and Employment patungo dyan sa DMW. And we are hopeful, we are really hopeful that by July 1, by the time that the new Secretary of the Department of Migrant Workers assumes office, magkakaroon na po ng smooth transition dyan po sa POEA patungo sa DMW. Mm-hmm.
Sir Rolly, can you tell us what kind of problems yung nilalapit? Kasi parang hindi masyado na announce no na iba na yung website. Tapos did it affect yung deployment talaga ng workers? Totoo yan, Zen, no? Malaking disruption, malaking disruption sa operation ng POA yan. Yung main platform kung saan ay diyan pinoproseso ang mga dokumento, lalo na yung mga nasa ka-deploy na, no? Hindi lamang yung nandito, pati yung, lalo na yung mga naka-deploy at kailangan i-validate yung kanilang mga kontrata. Ano yan? Standstill dahil yan sa pangyayari yan. Although we are still trying to get figures from our Philippine Overseas Labor Offices as to the extent or the magnitude of the effect of this disruption, but in due time we will provide you with the details as soon as we get the reports from the POLOS offices. Okay, and what can we do? Kaya meron bang plano rin si Secretary Bello to speak with the Secretary of Migrant Workers to you know, address this? Well, speaking to the Secretary of Migrant Workers, I don't think I cannot second guess with the Secretary. I cannot second guess Secretary at this point, but what I am certain is that he is hurt. He thinks the action taken by the Secretary of Migrant Workers is not proper. It is not in order. Okay, thank you very much, sir. Thank you, Zen. We still have some questions from our friends in media. We will just provide you with the list of. Kasi mas madami po detalye itong ating job. Babalik po ako doon sa job fair. Ha? Kasi gusto kong ulit-ulitin na sa ating mga kababayan, lalo na yung mga, and we need our friends our friends in media to advise para po makaabot sa ating mga kababayan. Na huwag po sana nilang sayangin yung pagkakataong ito. Ito po yung job fair. At dahan-dahan, actually, mabilis na yung ating, pagbalik sa normal. Meaning the new normal, at madami pong available job. Sana samantalahin nila yung pagkakataon ito na i-grab yung opportunity for available jobs. Madami po, domestic and international. Pati nga po sa gobyerno, madami ding available jobs. Even those unfilled vacancies, noon pong May 1, madami pa rin po ang nananatiling bakante. At pwede pong tingnan, we will also provide our friends and ang mga kababayan yung link kung paano nila makikita yung available jobs na ito. Okay? So even after ito pong June 12, the job fair, if and when you fail to get the opportunity to apply and be qualified, I'm sure meron pa din kayong chance dahil mananatili naman bakante yan at meron pong online, pwede po nating ma-check ang mga vacancies niya. Kaya, again, we appeal to our kababayans, lalo na sa mga job seekers, please check the website. This early, yung po mga peso ninyo, yung public employment service offices, at saka po dyan sa local or provincial offices po ng DOLE, at sa regional offices po, nandiyan po lahat ang listahan ng mga job vacancies available for you. Okay? Offhand, we are counting 104,000 across the country, and we are expecting more and more vacancies by June 12. Dahil po wala nang tanong ng ating mga kaibigan sa media, I would like to yes. Hi, sir. Yeah. I see Facebook TV5 News. Ah, yeah. Hi, Faith. Here's some news about TV5. Muna akong sinilin niya. Hello, sir. Yeah, sir, go ahead. Pwede pa po isa. Opo, pasensya na po. Yeah, go ahead. Sir, opo, good afternoon po. Sir, with regards po dun sa Migrant Workers Days, nasabi po kasi ni Secretary Bello na in-encourage niya yung mga OFW na umuwi sa bansa. And he mentioned about yung reintegration service programs para po sa mga OFW, like yung balik
Pinas, Balikhanap Buhay, and Livelihood yung LDAP. Can you explain po further po about this reintegration service na pwede pong i-offer sa mga OFWs na who would like to come back here in the Philippines po para magsimula? Thank you. Thank you, Faith. No? Yung Balik Pinas program, isa lamang yan sa mga programa ng reintegration, no? Na pinumuno ng NRCO. Madami pang reintegration program. Livelihood, meron pong mga merong individual livelihood programs, merong group livelihood programs na kung saan ang mga bumabalik na OFWs for good, pag nagsama-sama sila, makakakuha sila ng minimum na 1,000,000 piso para pag-umpisa ng kabuhayan ng negosyo. Hindi po yan utang, hindi po yan utang, grant po yan na ibibigay sa pamamagitan ng facilities po na Overseas Workers Welfare Administration. There are a host of integration programs, projects for our returning OFWs, including po yung mga teacher, na meron namang licenses ng LET. Pwede po silang magbalik dito at magsilbi muling teacher through the facility, ipa-facilitate po ng ating pamalan through OWA. At dun, para naman po sa mga OFWs na may mga anak, meron pong scholarship, several scholarship programs, iba't ibang term na scholarship po yan, depende po sa antas ng sweldo ng OFW. No? Kaya pwede rin pong i-avail yan. Meron din pong tinatawag na ERASE. Ang dami po, I'm not just so conversant with the host of available reintegration projects or programs for our OFWs, but I'm sure other than those, of course, on top of those, I should say, ay yung pong potential na ma-employ sila dito sa ating bayan, dahil tinitiyak naman lalo na nitong susunod ang administrasyon at pa-exit na tayo sa COVID. So yung pong mga lalo na sa construction industry, pagpapatuloy naman ng susunod na administrasyon, yung inumpisahan ng Duterte administration na build. So yung mga kailangan ng build projects po natin, mga high ticket projects, kailangan po ng madaming kailangan manggagawa po diyan. Highly technical, highly skilled na mga manggagawa. Okay po. Thank you, sir. So talagang na-mention din po ito ni Secretary Bellion na talagang ini-encourage na yung mga OFWs natin na bumalik na po ng bansa. Tama po ba? And dahil meron naman po silang assistance na ano at meron pong trabaho dito po sa ating bansa. Tama naman, Faith, kasi just to remind everyone, yun naman po kasi yung pag-alis o pagpapalis sa ating mga kabayan, hindi po yan patakaran ng pamahalaan. Never po nagkaroon ng patakaran ng pamahalaan kahit pa na gawing isang patakaran ang pagpapalis bilang source of income para sa ating mga kabayan. Iyan po ay stopgap measure lamang dahil sa pangailangan o dahil sa kasalatan ng trabaho dito sa ating bayan. Kaya nga po ang sumisikap ng pamahalaan way back, ay tiyakin na meron trabaho dito. Pero dahil nananatili po tayong salat sa available jobs dito, kaya naman napipilitan ang ating mga kababayan ng mga ibang bansa, pero dahil po na alam, kinikilala po ng ating pamahalaan kung gaano ang sakripisyo ng ating mga kababayan upang magtrabaho abroad at yung hirap po na mahiwalay sa kanilang mga pamilya, ay yan po yung gustong tugunan ng ating pamahalaan. Kaya nga po sinisikap na mag-generate ng local jobs. Kaya po sinisikap natin na kahit nakakapiraso pa lamang ang available local jobs, ay ma-encourage ang ating mga kababayan sa magitan ng pagbibigay naman ng mga alternative livelihood programs para sa kanila. Okay po. Thank you very much po. Thank you, Faith. Kung wala na pong tanong ating mga kaibigan sa media, we'd like to say, we hope to be back Friday for the late, o kaya kahit po tomorrow for our latest
on the job fair dahil araw-araw po kasi nadadagdagan at dumadami yung linya ng lineup of activities ng mga riyon. At I promise you to give the details sa mga job fair sites. Sabi ko nga po kanina, 25 na po yan across the country and probably we can have more. And we'll also give you update on the invitation to President-elect Bongbong Marcos, kung meron na pong confirmation. On that note, we'd like to thank everyone for joining us this afternoon. Thank you to our friends and media. Salamat din po sa ating mga kaibigan na nakasubaybay nasa iba't-ibang sulok ng Pilipinas. Ngayon din po sa ating mga kasamahan sa department across the globe na patuloy na tumutulong sa ating pong mga kababayan o OFWs. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat.